ay time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG, Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV, at DZRH Facebook, YouTube, at DZRH Website. DILG sa DZRH. Break time! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, Secretary John Vic Remulla, ang bagong DILG Secretary. Ngayon ay Miyerkules, October 16. At welcome po sa DILG sa DZRA sa Break Time. Ibay lingkod Deo Macalma at maliban sa akin, siyempre, makasama pa rin natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG. Walang kakupas-kupas. Mabuti pa rin si Attorney Salvacion Bacay. Magandang hapon, Apo Director Eva. Iba. Magandang hapon, mm-hmm. Lakay Deo, at sa ngalan po ng ating bagong secretary, Secretary John Vic Remulla, isang magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Kailan natin makasama sa programa si Secretary John Vic Remulla, Director? Baka sakaling makasingit sa schedule niya. Ganun, sir, medyo po puno pa po. Nangangapain na ano ba, ha? Maraming i-turn over sa kanyang trabaho. At bilang bahagi ng masa pinalawak na pag-atid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website, djrsnews.com.ph, at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o mga suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago po ang ating mga bisita at mga talakayan, Director Eva, abay tumuungan muna tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG, Director. Tama po, Lakay Deo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa aming ahensya. At dumako na sa ating mga balita at aksyon. Walang magiging special treatment at walang sacred cows sa mga police officials na masasangkot sa extrajudicial killings kaugnay ng illegal drugs. Ayon kay DILG Secretary Juan Victor Remulla, yun pala ang tunay niyang pangalan. Kaya pala June Vic, ayan. Ayon kay Secretary Juan Victor Remulla, lahat ng mapapatunayang guilty ay mapapanagot sa batas. Sinabi nito na nagsasagawa na ang DILG ng paunang pagsisiyasat sa kaso, ngunit hintayin daw muna ang resulta mula sa Quad Committee ng Kongreso bago magpatuloy sa mga imbestigasyon. Batay sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, umabot sa 6,252 ang mga namatay sa kasagsagan ng anti-illegal drugs campaign mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022.
bilang bahagi ng War on Drugs sa campaign ng dating administrasyon. Ibinahagi ni DILG Secretary Remulla sa kanyang unang press conference ang kanyang mga alituntunin sa Philippine National Police. Kabilang narito ang mabilis na pagresponde sa publiko at ang maayos na relasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at PNP. Gayon din ang pagpapasara sa lahat ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa ngayong Disyembre. Samantala, pinangunahan itong Lunes ng Department of Interior and Local Government, DILG at Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, ang Local and Regional Government Assembly na isang pre-event sa ginaganap ngayon na Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC. Nakakay sa nasabing conference ang pagpapalakas sa disaster resilience efforts sa local at regional governments dito sa Asia Pacific. Ngayon din naman ang aksyon sa disaster risk reduction na nakaayon naman sa Sendai Framework, pagtataguyod ng inclusive at gender responsive governance at urban and rural resilience sa mga panganib at mga kalamidad. Samantala, nanawagan naman si DILG Secretary Juan Victor Remulla sa mga lokal at regional governments para sa mabilis na aksyon sa disaster risk reduction. Bahagi ito ng mensahe ng kalihim sa Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMC-DRR. Ayon kay Secretary Remulla, umaasa siya sa commitment ng LGUs para makabuo ng mga plano at aksyon pagdating sa disaster risk reduction and management. Nangako naman ang DILG na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng policy guidance, technical support at capacity interventions sa mga LGU upang masiguro ang kanilang kakayahan sa disaster risk reduction at climate change adaptation. Kaugnay niyan, ibinahagi rin ni Secretary Remulla na aabot sa 87.87% ng LGUs ang mayroon ng local disaster risk reduction and management plans habang 71.05% naman ng LGU sa bansa ang nakabuo na ng kanilang local climate change action plans. At yan po ay ilan lamang sa balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, Director Eva, ay makasama natin dito ang makasama pala natin ang gobernador ng Guimaras. Si Governor Joaquin Carlos Raman Nava at si Ma'am Joe Maricel Salonga. Ano ito ni dating Senate President Jovito Salonga? Ang officer ng Provincial Planning and Development Coordination o Coordinator ng Quezon Province. At ayan po ay sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunan, DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Local governance for barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award.
It's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG, sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH Website, DILG, sa DZRH Great Time. Uy, bati mo natin, Director Eva, ang mga justices na nanonood sa atin. Mm-hmm. Aba, si PJ, former Presiding Justice Romy Barsa ng Court of Appeals. Aba, Justice Danton Becerra. At si Justice Lisa Sempudi. At ang birthday girl, Justice Jennifer Joy Ong ng Court of Appeals. Magandang hapon po. At eto nga pala, birthday boy din, ha? Abay, si Justice Michael Ong ng Court of Appeals din. Happy birthday, Justice. Justices. Justice Michael and Justice Jennifer Joy. Nga pala, ba't parehong Ong? Mag-asawa ba ang mga ito? PJ Romy? O magpinsan? Oras sa ganap na alas 4.28 at nagbabalik ang DILG sa DZRH Break Time at ngayon pong National Statistics Month. Ating alamin, Director, ang natatanging programa ng ating mga lokal na pamahalan sa pagpapalawig ng kahalagahan ng istatistika sa kanilang pamamahala. Tama po, yung bagay na yan, Lakay. Ano? Ngayong araw ay ating kilalanin ang dalawang lokal na pamahalaan na kinilala noong nakaraang taon sa National Statistics Awards ng Philippine Statistics Authority o PSA. Una na dyan, ang Provincial Government ng Quezon na kinilala ang kanilang Provincial Multisectoral Statistics Symposium bilang best statistical activity conducted by the government organization. At ang provincial government naman ng Guimaras bilang best local government unit advocate for statistics. Kaya naman ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga programa. Ating makakasama sa hapong ito si Guimaras Governor Joaquin Carlos Raman A. Nava. Magandang hapon, Governor. At mula naman sa probinsya ng Quezon, si Environmental Planner Ma'am Jo Maris Salonga, ang Assistant Provincial Planning and Development Coordinator ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator o PPDC ng Quezon Province. Magandang hapon po, Governor. Good afternoon. Magandang hapon po sa Inyodeo, Attorney Salvacion Pakay and sa lahat na televiewers. At si Ma'am Jo Maris Salonga ng Quezon. Good afternoon, Ma'am Maris. Magandang hapon po, Director Eva at Sir Deo. Pagbati po sa inyo at sa ating mga tagapakinig mula sa aming masipag at mahusay na punong lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Ayan, good afternoon, Ma'am. At si sa Guimaras ba, Attorney Eva, Director, ay... di ba dyan ang pinaka-sweetest mangoes in the world? Ha? That's ayan. Right. Oo. Matamis pa kaya ang kanilang mangga. Ayan. Parang kasintamis ng pagmamahal ni Gob sa kanyang mga constituents. Mm-hmm. Take it away, Director. Ayun. So, dito sa Gob, ang probinsya po ng Guimaras ay itinanghal noong nakaraang taon na Best Local Government Unit Advocate for Statistics sa National Statistics Awards ng PSA.
USA. Maari niyo po bang ibahagi sa amin ang ginawang hakbang ng inyong LGU upang mas ma-promote o makilala ang kahalagahan ng statistics sa local governance? So we are doing some activities na ginagawa sa lahat na municipalities. We have 5 municipalities. And simultaneous at the same activities are being done sa lahat. We try to involve all sectors on the importance of data. We involve the youth, the students sa mga activities natin. And stat quiz, may mga statistical oration tayo sa mga bata at iba-ibang mga activities that would in a way promote the importance of data dito sa probinsya ng Gibaras. Ayan na, parang ano yata, Director, statistical oration, sabi ni Governor. Oh, parang numero, ang hirap yata niyan. Numero pa lang, diyan ako. Parang baka speaking poetry on statistics, di ba? Abay, tres ang grado natin sa math, ha? Pero paano nakatulong, Governor Nabaser, ang statistika? Ayan na, statistics sa pagbuat, paglulunsad ng inyong mga programa at paano ito nakatulong, Governor, sa ating mga mamamayan sa probinsya ng Gimarasa? Paano ito ina-apply? Sa amin, malaki yung contribution ng data or statistics. Ever since we tried to value it, way back, long time ago, wala pang one, I think during the time ng National Statistical Coordinating Board, I think we initiated the provincial product accounts. So from there on, we embrace the value of statistics, and this guided Gimaras on its decision making, informed decisions, yung setting ng mga programa natin. Of course, we can always monitor if programs are working. If not working, ang mga how our programs reach our communities, kung effective sa ating communities. So marami talagang effect, at saka all your decision making or decisions are based on data that you will call statistically significant. So talagang at least precise ang targets, and could give us a lot of information or as far as intervention that we needed to do. So it's very valuable talaga ang data. Ayon. Gov, kanina nabanggit niyo po yung product. Ano na nga po ulit yun, Gov? Yung provincial product accounts. Opo. Which, yes po, Gov. Yeah. So it's more of the monitoring ng produkto natin, just like the GDP that we have at the national level. So it is more on the local level. So it's one important economic statistics or data that is important siguro sa how would you approach your economic plans for one locality. So before kasi walang mga economic stats available sa local government. We're always dependent on the national statistics level. But promoting statistics on the local level would certainly contribute, and planning starts at the local level. So malaga talaga yung data na talaga started here from the grassroots. Ayon, GDP at the local level daw ito, Sir Lakay. Ayan, oo.
At bilang best LG advocate for statistics, Governor Navasir, ano po ang mensahe sa ating mga kapwa lokal na pamahalaan upang kanila ding maging layunin ang pagpapalawig po ng awareness at importansya ng statistics sa kanila pong pamamahala? So this month we conducted the data festival. We had the Guimaras Research Conference na anchored by the Guimaras State University, where the presentation ng mga researchers based dito sa Guimaras were presented. Mm-hmm. So like you mentioned the mango, so now how our mango industry is now, so that could lead us to form mango specific plans for the mango industry in Guimaras. Let's say yung sabi nila daw, we need to rehabilitate more on the soil sa kwan. So marami talaga yung pwede. And what we think is another helpful thing siguro, yung DILG na SGLG program, which is data-driven assessment system. I think if you stick on and really look into the value of data, then SGLG is one thing that can do it for all local government units. Mm-hmm. Ayan. Because it's talaga database driven to the assessment. So it's one way of catching up or maintaining and how to scale up from where you are on a year-by-year basis. Director, hindi ko palalampas itong interview natin hanggat di ko natatanong si Governor Naba. Ayan, gaano nakalika ang mango industry sa Guimaras, Governor? Kasi laki na ba ng banana industry sa Davao? Ayan, magkano na po ang kinikita ng Guimaras sa mango industry, Governor, sir? Kumusta exportation natin? Actually, yung volume namin ay not that big. So, we're contribute only a small portion of the national production. Fortunately, sabi nila, we're the sweetest. Mm-hmm. And that's the click, I think, that most would like to have a taste of Guimaras mango. Mm-hmm. Although it's still seasonal, but it can go as early as December and extend up to the month of July sometimes. So it depends, but yung promotional natin is really is a table fruit rather than we process it, and yun, they say it's the sweetest mango. Governor sir, magkano kinikita ng Guimaras pagka peak season ng anihan ng mangga diyan sa inyo? It depends, no? It depends. This El Nino really had a big production. Mm-hmm. Although, alam naman natin pag mataas yung production, yung price is going down. Mm-hmm. But it's still compensated by the bigger number. Mm-hmm. But ang share namin, I think, is maybe less than 10% of the national production. Ilang million? The value is there. Billion industry na ba ang mango production sa inyong probinsya, Gob? It is there, I think. magandang ani. With more mango trees than our population. Talaga. More or less 200 population, 1,000, then you have over 200 mango trees here. Mm-hmm. So, but most of these are backyard or small farms. Mm-hmm. So there's no big plantation for mangoes in Guimaras. Uh-huh. And that's a good thing that most of our constituency are part of it. Ayun. Okay. Governor Naba, sir. Ayan, Governor Joaquin Carlos Ramana Naba. Maraming salamat po. Magandang hapon and muli, congratulations sa GOB.
Ngalan po thank ni you, thank you. Sec. John Vic Remulla. Congratulations, Gov, at magandang hapon po. Thank you very much. Mabigan Guimaras Governor Joaquin Carlos Raman Nava. At mula sa Guimaras, dumako tayo sa Quezon, attorney. Ayan. Take it away, Director. Ayun, opo, ma'am. Magandang hapon po, ano. Para naman po sa inyong Provincial Multisectoral Statistics Symposium na kinilala bilang best statistical activity conducted by a government organization sa nakaraang taong National Statistics Award, maari po ba ninyo itong ikwento sa amin at sa ating mga tagapakinig kung ano ito at ang layunin ng activity na ito, ma'am? Mama Jo Maris. Ayan, off mic. Nakamute yata kayo, Ma'am Joy. Ma'am Jo. Ayan. RHTV, paki-on yung mic ni Ma'am Jo Maris Salonga Tan. Ayan. Magandang hapon po. Ayun. Maganda ka pa sa hapon, magandang ma'am. Magandang hapon po. Salamat po. Ayan. Patikit po sa lahat, nais lang po naming pasalamatan ang DILG at DZRH for inviting us to this meaningful interview kung saan po mai-share namin yung one of our best practices. Ito pong ating Provincial Multisectoral Statistics Symposium ay nagsimula pa noong 2002 bilang bahagi po ng Local Government Initiative para sa selebrasyon ng National Statistics Month. So, ito po talaga ay conceptualized by the Provincial Government of Quezon. Mm-hmm. To give you a background po, nung dumating po ang aming good governor when she came to office, meron siyang ipinahayag na commitment sa aming mga kalalawigan. Her aspirations for Quezon Province came about through what we call the healing agenda. Ang Quezon Province po, meron kaming healing agenda. Mm. Ang president po may mga agenda, so we also have that in the form of healing. Bago pero in addition to how healing sounds, hindi lang po ito health. Ang nilalaman po, ang healing ay isang acronym which stands for yung H, health, yung IPO, education, A, agriculture, L, livelihood, I, infrastructure, N, nature and tourism, G po, yung good governance. Hmm. Nung dumating po yung National Statistics Month, nakita namin yung opportunity for a venue where we can communicate the governor's commitment to the general public. It's our chance to show Quezon Province ano ba yung commitment ni governor sa atin. Mm-hmm. Ginanap namin ang activity na ito through Zoom po and Facebook Live. Nag-invite kami ng madaming resource persons from national government agencies, sa aming pong mga provincial departments, sa aming lalawigan, para i-discuss yung statistics in line with the healing agenda. Nasaan na tayo when it comes to health? Where are we when it comes to agriculture? And so on. Basically po, ang pinakalayunin ng programang ito ay mapaalam sa ating mga kababayan, mapagbigay alam ang mga importanteng datos at impormasyon ukol sa mga programa ng ating gobyerno. Yun po siya, yung ating symposium. Ganda naman, healing program, Director, ha? Yes. Akala ko, healing program to cure the disease caused by dirty politics. Hindi pala yun. Marami. Lakay, Mayor. Ilan na. Sa bagay, healing governor talaga itong si Dr. Helen Tan ng Quezon, eh, ha? Abay yung mga nag-aaway-away sa politika dyan, Director. Mm-hmm. Abay, napag-ayos na. Bati-bati na sila. Wala nang, kaya unopposed yung gobernadora nila, ha? So, tama pala, Mayor Lakay, healing. Yeah, tama po. Ayan, healing, Helen. Ayan. Mm-hmm. Ngayong taon po, Ma'am Jo, ay ipinagpapatuloy ba ninyo ang statistics symposium? At ano ang mga aktibidad na isinasagawa po nyo rito? Yes po. We take inspiration from the success of the first symposium. Ngayon po, we have conducted the third
Provincial Multisectoral Statistics Symposium. Actually po, ngayon po yung last day, natapos po siya kaninang 3 p.m. And may diin po yung aming symposium ngayon sa technology and digitalization to gather and generate statistics for enhanced decision making. At ang intention po namin for the years to come ay to religiously conduct it dahil maganda po ang epekto nito sa aming lalawigan. Ayon. So, para naman po sa kaalaman ng publiko, ano po ma'am, gaano po ba kahalaga, katulad ng na-share nyo na kanina, na data-driven, sa ating lokal na pamahalaan ang statistics? At paano rin po ito nakakatulong sa paglulunsad ng inyong mga programa? Opo. Ang aming pong punong lalawigan, si Governor Dr. Helen Tan, has always been a staunch supporter of utilizing statistics for good governance. Pag po magpe-present kami ng programa sa kanya, ang hanapin po sa amin, what are the data to back this up? Sa kanya po ay malaking bahagi ito para sa informed decision making. Kung may maganda tayong datos and statistics, ay mas maganda at matutugunan natin ng mga mas maayos po na programa yung ating lalawigan at mas maganda ang maibabahagi natin para sa ating mga kababayan. Bilang best LG Advocate for Statistics, sa Ma'am Jomarit Salonga, ano po ang mensahe niyo sa ating mga kapwa lokal na pamahalaan upang kanang din maging layunin ang pagpapalawig po ng awareness at kahalagahan ng statistics sa kanilang mga pamamahala? Ang statistics po ay napaka-importanteng mekanismo para sa ating mga local leaders para ma-identify po talaga kung ano yung persisting dilemma sa ating mga local government units. Kaya po talaga yung paggamit ng statistics, especially po ngayon ang PSA ay nagkakandak na ng kanilang community-based monitoring system, ay talaga pong gamitin natin yung mga statistics for development. Ayun, director, ayan. Ayun, tama po, no? Kasi yung CBMS nga po, kailangan ang kanilang programs at the local government units ay evidence-based at data-driven, nakatulad ng nabanggit ng dalawang ating bisita ngayong araw. Ayan. So maraming salamat po, Guimaras Governor Joaquin Carlos Raman Nava at Ma'am Jo Maris Salonga ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator ng Quezon. Ayan. Sa ngalan po ng ating butihing Secretary, Secretary John Vic Remulla, maraming salamat din po kay Quezon Governor Angelina Doctora Helen Tan sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Ayan, nawig na siya kay Gobernadora. Oh. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Jo Marisa Salonga ng probinsya ng Quezon. At sa ating pagbabalik, Attorney, Director, siyempre sasagutin natin ang ilang katanungan ating mga kababayan sa DILG. Siyempre matapos lamang po ang ilang mga mahalagang mga paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one sea. The sea of good local governance.
mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG, sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH Website, DILG, sa DZRH Break Time. It's been raining in Manila and Mikapa, nilalamig. Ala, umulan daw, Director, sa Quezon City, malakas. Abay, 10 minutes nang bubus ng ulan, sabi ni Kuyang Eric Nang. Maraming salamat, Kuyang Eric Nang. Ingat mo yung bumbunan, ha? Baka sipunin. Ayan. Ingat-ingat po sa ulan at bago ang ating DILG Connect Director, abay batin din natin happy birthday pala ngayon si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ayan. At si dating Retired General Ronald Rodela Sermonia. Mula kay Kuyang Harold De La Cruz at kay Mr. Michael Ismaygay, ang sabi niya nagsara ang palitan ng dollar ngayon, 57 pesos and 70 centavos. Nagbabalik ang DILG sa DZRH sa Break Time sa ating DILG Connect ay ating bigyang pansin na Director ang katanungan ating mahababayan sa DILG. Ayon, tama po, Lakay Mayor, ano? Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idunulog sa ating ahensya sa DILG sa atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon. Atin pong makakasama sa hapong ito mula sa Department of Information and Communications Technology or DICT ay si Assistant Secretary for Legal Affairs, ASEC Renato A. Paraiso. Sir, magandang hapon ho, Kuyang Mayor, Deo, at saka Director, Drek, magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay, taga-pakinig ko. Maraming magandang hapon, Kuyang ASEC Renato Paraiso. Ba't wala kang Zoom? Di ko tuloy makita ang gandang lalaki mo ngayon. nasa labas ng meeting ko, pero hindi ko talaga matanggi na si Kuyang Deo na magpapatawag. Nanginip na ako. Thank you na may Director. Sir ASEC, eto na po tayo. No? Ano po ang guidelines ng ating pamahalaan sa issuance ng permit o pagbibigay ng clearance sa pagpapatayo ng mga poste at pagkakabit ng telecommunication o linya ng mga internet service providers? May mga kailangan po bang isumitong dokumento? At saan po sila dapat humingi ng permit at clearance? Magandang tanong ko yan, Director. Unang-una, kailangan nyo silang humingi ng permit bilang operators ng common towers. Ang ibig sabihin nito, sinusunod natin yung mandato ng ating pamahalaan na sa pagpatayo ng telecommunications tower, hindi na po pwedeng pa isa-isa lang. Kailangan pinapromote na natin yung common towers policy ho natin. Ibig sabihin ho, bawat isang kahit ho sino ang telecoms provider ho natin, maghahanap na ho kung saan yung kailangan nilang poste. Na nakatayo na yung poste doon, magre-renta na lang sila ng space doon. So ayun ho, ang unang-unang kailangan nila makapag-register ho sila. Mga telecoms naman ho ngayon, yung mga existing telecoms provider, gumagawa ho tayo ng policy ngayon para naman ma-unify din at mapatupad ho yung sinasabi natin common towers policy. Kasi right now ho, yung mga independent common towers lang ang kailangan mag-register sa DICT. Pagdating naman ho sa iba't ibang mga local government and government permits, nagkaroon na ho ng executive order na streamlining the process for the putting up of common towers. So napababa na ho yung mga kailangan natin na permits sa individual government agencies at saka sa LGUs. So yan ho ay may lalarawan natin pagdating ng pwede ho natin makita yan sa website ho ng DICT, yung streamlining, lalong-lalo na sa website ho ng ARTA. Sila ho ang nauna sa executive order na yan to streamline yung
putting up of common towers po natin. Ayun, Kuya Asek Renato Paraiso, ayan na. Eh, paano po ang, ano, minsan na may mga, ano ba, may hindi kayo pinapayagan? At ano yung maaaring maging dahilan upang hindi payagan ang pagkakabit ng linya ng telecommunications, internet, internet services provider sa isang lugar? Katulad nakita natin na pinupulupot doon sa may existing na linya, yung mga kawad. Paano yung mga ganun na Asek Renato Paraiso, Kuyang Sir? Kuyang Mayor, ganito, yung pagdating ko sana, kami ako nagre-regulate ng mga common towers. Mm-hmm. Yung iba naman, nasa NTC pa rin ang pagre-regulate. Kung halimbawa, ito yung mga existing communications provider like yung, yung the usual natin, si Globe, si Smart. Mm-hmm. O ayun, pagdating naman dyan sa pag lalagay niyang yung mga, yung sinasabi niya, saliwa yung mga kable, naatas naman yan doon sa mga, sa ating DILG at saka sa mga LGUs natin, para ho sawatahin yung mga yung nagkakabit ng mga post, ng mga kable na wala namang home permit. So again, kuya ho, maganda na yung process natin ngayon sa pagkakabit ng mga bagong towers. Pero yung mga existing towers na kinakabitan yan, hindi ho sakop ng DICT yan. Pero the more competent authorities to answer that, na kung papayagan nila na makikabit doon sa mga towers, yung mga, especially ho yung mga electric lines natin at saka mga phone lines natin, is yung itong LGUs natin. Ayun, Director. Ngayon naman, Sir Asek, kung may reklamo o katanungan ng ating publiko kaugnay sa clearance at permit sa installation ng linya ng internet, may mga numero po bang maaring tawagan o anong opisina po kaya ang maaring lapitan ng ating mga kababayan, Sir Asek? Nako, pag may reklamo sila dito sa mga independent common powers providers natin, maaari yung silang tumawag sa 1326, yan o ang hotline ng DICT, CITC for various complaints mo, whether it's scam or yung mga processes o at saka pag hindi pagsunod ng mga nire-regulate natin mga ahensya, hindi lang lang common powers but yung mga other regulatory agencies natin, maaari din ho silang mag-email sa dict.gov.ph, pumunta ho sila sa website natin. Pag nga naman ho, doon sa iba't ibang mga permit o yung mga maling pagtatayo ng posting yan, eh pwede rin mo sila magreklamo sa ARCA o kaya yung matagal ho yung proseso natin in violation ho ng executive order ng ating mahal na Pangulo. Ayun. Asek Paraiso, Kuyang Sir, ayan, sa inyong tanggapan ba sa DILG, Department of Information and Communications Technology, tumatanggap din ba ng reklamo ng mga may LQ? Ayan, may problema sa love life. Ang tanggapan ho niya, yung tanggapan ho ni Mayor Beo Makana, yung mga sumbungan ho niya. Dito pala, lakay Mayor eh. Lakay Mayor ho talaga sumbungan yan. Ayan, Asek Kuyang Sir, ayan, maraming salamat po at sana parati ka nandyan pag kami mga ganitong ikinukonsulta kami ni Director Eva. Thank you po, Kuyang. Maraming salamat, Asek. Maraming salamat. So, magpatawag lang po kayo. Andito ho yung DICT. At pag si Kuyang Mero magpatawag, nanginginig pa ho. Kaya nga. So, yung hotline number nga po ulit, Asek. Pakiulit po, hotline number. The hotline number po is 1326 lang po. Apat na numero lang po yan. Ayan. Ayan. Sabi nga ng sekretary nyo, Asek Nato, sabi niya, yes, sir. Ayan na. Just call and Asek will be there. Ayun. Yeah. Nasabihan ako ni secretary. Sabi ko, kahit naman ako hindi sabihan ng ating abuting talihin, manginginig pa rin ako dahil. Asek Renato Paraiso, Kuyang Sir, maraming salamat. Good afternoon. Good afternoon sa inyong dalawa at sa inyong mga tagasabaybay po. Salamat po. Thank you very much. At it hurts to say goodbye, Director. Mm-hmm. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Kuyang. At siyempre sa ating mga tagasabaybay, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. At hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, at sana nga ay makasama natin ang bagong DILG Secretary, Juan Victor John Vic Remulla. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sa ngalan po ng ating Secretary, DILG Secretary Juan Victor Remulla, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Eva ng DILG Public Affairs and Communications Service. Magandang hapon. At para kay dating DILG Secretary Benhar Abalos, good luck Secretary sa inyong pagtakbo bilang senadora. Ako po si Dayo Makalma.
Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumuto, makinig dito sa DILG sa DZRH Break Time.